Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for Pisces. So, welcome Pisces dito sa aking channel. Ito ay first reading ko for Pisces. This is a love reading para sa mga minamahal nating Pisces. So, let's get the energy of the person of Pisces towards them. Thoughts and feelings ng person ng Pisces. Uy, merong lumabas, guys. Yung person mo, naguguluhan. No, hindi niya alam kung ano yung feelings and thoughts niya sa'yo. Paano siya, imbalance yung ano niya, thoughts niya ngayon. Kumbaga, hindi stable yung kanyang emotion towards you. Para nakapiring yung mata nitong person na to for now. So, let's get more card. Why? Bakit ganun yung person na ano, confused? Confused yung person mo? Pisces. Uy! We have here... Oh, Page of Pentacles. Masyadong bata pa yung energy ng person mo, guys. Immature pa. But, napaka ano nito, creative. Maano ito, ma tutok. So, nag-uumpisa siguro to ng business, no? Maring nag-explore pa to sa buhay. Kaya parang hindi niya pa alam. Hindi niya pa gaano alam kung ano talaga yung feelings niya, kung ano ba yung direction niya for now. Kasi itong person mo ay tutok sa bagong venture or kapirahan. Gusto niya kasing i-prove yung sarili niya. Yung meron siyang narating, meron siyang magawa, meron siyang maabot or ma-build for herself in the future. Maaaring nagsisimula to ng career. Parang ano pa to eh, nag-grow pa tong person mo, Pisces. Madami pa tong ano, meron pa tong mga pinag-aaralan or nag-learn pa to sa buhay, no? Hindi pa siya ganun ka-matured ng isip. So, nai-explore pa yan sa buhay. Pati sa kapirahan. So, maring nag-experiment siya. Maring gusto niya maging entrepreneur or entrepreneur na tong person mo. Oh, may idea siya to make money. Feelings and thoughts niya towards you. Ito yung person mo. Maapoy ito. Pag gusto ka niyang kausapin, kausapin ka niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. Urong sulong to. At madaling maano to, magsawa. Minsan kausapin ka niya, minsan ayaw niya. Parang ano ba, tibakla. May tibakla. Yung patalon-talon na insekto. Maano to, ma'am? Kaya nga, nalilito pa to. No. Bata pa kasi energy nito. Kung hindi man bata to, may pagka-immature pa to. Mag-isip. Magulo yung isip ng person mo. Confused. Parang walang direction. Pasugod ng pasugod. Sugod lang ng sugod. Hindi nag-iisip. Ganun yung energy niya. Kung ano yung gusto niya, yun gagawin niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. Ganun siya. Parang wala pa kasing ano to eh. Kumbaga hindi pa siya wise as a person. Kulang pa siya sa experience. So marami pa yan. Marami pang kakainin bigas yan to grow. Marami pang ma-experience sa buhay yan to grow as a person.
yung person mo. And we have here the Ace of Swords. Your person is growing. Gusto niya kasing maabot yung mga goal niya. May mga goal to, may pangarap to sa buhay. But para kang ano, tingin niya parang hindrance ka sa success niya, sa gusto niya. Ganon siya, kaya nalilito to. Ano pa kasi ito, immature pa yung energy nito eh. Ace of Swords. Ace of Swords is your energy, guys. Pisces, no? Intellectual ka, logic mag-isip, mature ka na mag-isip. At nakikita mo yung both sides ng situation. Nakikita mo yung person mo na nag-grow pa. Na madami pa siyang hindi alam, no? Dapat pag-aralan. Alam mong kailangan niya ng guidance, support. Kasi itong person mo, wala pa itong gaano kaalam-alam sa mundo. Parang pasugod na lang pasugod. Sugod na lang sugod. Ganun. And we have here the Four of Wands. Four of Wands. Itong person mo, guys, ay happy-go-lucky na person, no? Mahilig tumakay pagkaibigan, no? Friendly. Friendly na person. Mahilig mag-enjoy kasama yung mga kaibigan niya. Mahilig sa party. Mahilig mag-party. So, baka mahilig dun sa mga handaan, mga ganyan. Party-party, no? Mahilig siya kwentuhan, no? Pagkwentuhan, no? Chismis man. At mahilig to sa mga gaganda. Magagandang lugar. Gandang bahay. Mahilig to sa magmukha siyang ano, kakaiba, no? Na unique. Gusto niya maging unique siya. Kakaiba siya sa ibang tao. Na parang ano ba? Kakaibang bulak-bulak. Unique flower. Na nagbo-bloom. Let's get one. Queen of Swords, new energy. This person is not using her intellect or his intellect. Itong person na to, maring more on action to. More on action at padalos-dalos sa mga ginagawa niya. Hindi to yung taong balance na nag-iisip. So, maaaring itong person na to ay earth sign. Earth sign kasi action. More on action. Grounded. Hindi to yung tao na sasabihin niya yung gagawin niya. No. Or mahilig magkwento ng mga moves na gagawin niya. Itong taong to, gagawin niya kung ano yung gusto niya. Diba? Sabi ko kanina. Gagawin niya kung ano yung gusto niya. At pag ayaw niya, ayaw niya. Matigas to. Matigas yung puso. Cold-hearted. At makikita mo yun sa kanya. Nakikita mo yun kung gaano siya cold-hearted na tao. May pagka-selfish din yung energy na itong person na to, guys. So, it's up to you. Selfish. Gusto niya kasi may pagka-immature pa to, guys. Priority niya yung sarili niya.
kung ano magpapasaya sa kanya, kung ano yung gusto niya. Nakikita nitong person na to na ikaw, nandyan ka para suportahan siya, gabayan siya, at para suportahan siya, maring financial, emotional. So, maring ikaw person na to, ikaw as a person, supportive ka dito sa person mo, at baka na-spoiled yung person mo sa'yo, no? Kaya, lumalaki yung ulo. Oh, matigas to, matigas. We have here the Knight of Swords. Hindi to nag-iisip ng hitcho, ng direkta ba? Hindi to nag-iisip ng balance. Hindi siya ganun, hindi siya balance mag-isip. Maano tong babaeng to or lalaking to? Cruel-hearted. Napapadala to sa emosyon niya. Hindi siya yung taong masimpatya o empathetic. Ito, wala siyang pakialam sa iba. The most important for this person is himself, herself. Let's see your feelings. Ay, lumabas yung The Wheel of Fortune. In the reverse. So, kailangan mo, nakikisama ka dito sa person na to, guys, eh. Pinapakisamahan mo to ng maayos. Maaaring sumusunod ka kung ano yung makapagpasaya sa kanya, kung ano yung gusto niya. Maaaring sunod-sunuran ka dito sa person na to. Maaaring control na yung buhay mo. Kontrolado ka niya. Ikaw, baga na-spoiled, para na-spoiled sa'yo ba? Yes. Knight of Pentacles. One more card na lang, di ba? Mabagal to, guys, yung energy ng person mo. Pero ano naman to? Seryoso naman to sa'yo. O baka may paparating na new person sa'yo, guys. Baka may mga shooters ka kung babae ka, or merong nagkakagusto sa'yo na kung lalaki ka, no? Merong paparating na grounded, stable, and firm. May balance. Kasi kung ano to, Knight of Swords, ito Knight of Pentacles to, so reliable to. Reliable tong new person na darating sa'yo. Kung gusto mo i-let go tong person na to, kasi may pagka-selfish nga. At mahalaga sa person na to ay yung sarili niya. Mga needs niya. Nandiyan ka dapat para sa kanya. Support him, her, no? To support her, to support his needs. Maring financial, physical intimacy, no? Mga pansariling ano lang, luho, mga ganun, pansarili. But ito, may balance dito, guys. Kasi ito, slow moving, pero seryoso to sa relasyon, at alam nito yung gusto niya, yung paparating. Alam niya yung ano na to, eh, may pagka-mature na to mag-isip. Mature na to mag-isip. Balance, stable yung isipan nito. At may direction to sa buhay. So, hindi to yung taong padalos-dalos. Padahan-dahan to. At stable to financially. Mukhang hindi lang to, hindi yung taong aasa sa yung financially. Meron siya. Kumikreate siya ng sarili niyang pera. Stable.
busy din to sa buhay niya. Busy to sa kanyang kaperahan, guys. Yung person na to. Kasi mahalaga ngayon sa relasyon yung merong hanap buhay, di ba? Hindi lang puro love or porket mahal mo. Kasi ngayon, kailangan, lalo na ngayon, mahal ang bilihin. Ano? Kung gusto mo magkapamilya, kailangan stable ka ng financially. Kasi bilihin ngayon, pamatay sa bulsa. Ito, kailangan dalawa kayo. Dalawa, kung gusto mo mag, para lang sa akin ha, kung gusto nyo magkapamilya, magka-family na, magka-asawa, ganyan. You choose the person na makatulong sa'yo financially din. Hindi lang puro love. Hindi lang puro yung, kasi na, mostly na nadadali yung ng mga love na yan. Yung manipulative na tao, no? Na focus lang sa sariling needs, no? Yun ang mostly na minamahal. Kasi focus sila sa sarili nila, no? So, ikaw naman na hinuhututan o kinukuhaan na, na ginagamit or tinitake for granted, no? Lalo mo pang minahal. Dahil sa ugali niyang makasarili. But, merong new person dito, guys, na, ayan, maasahan mo to financially. Reliable, sa love din, no? May give and take to. And, hindi tong tao na padalos-dalos. Pag ayaw niya na, hindi yan yung taong madaling magsawa. Hindi ito. Hindi ito tong tao madaling magsawa. Ano yung stamina nito sa relasyon, mahaba yung pasensya nitong person na ito. At pangmatagalan, pang long term. Pang lifetime, ganyan energy. Ito kasi energy nito, guys. Naku, pang saglitan ng to. Patay sin dito. So, ayun lamang for Pisces reading this day. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button sa ganoon ma-notify kayo sa masunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate dito sa reading na ito.